Maligayang pagbabalik mga tol. Salamat po sa mga nag-subscribe. Welcome to the backing. Pag-uusapan natin mga tol kung bakit sinasabi ni Danny Garcia na delikado daw si Errol Spence Jr. at Manny Pacquiao sa kanyang style sa laban. Bakit ganun na lang kalaki ang kumpiyansa nito na kaya niyang talunin si Errol Spence Jr. at si Manny Pacquiao? Sinasabi pang legendary killer daw siya. Pero hanggang ngayon wala pa naman akong nababalitaan na pinatay nito na isang legendary boxer. Ang tinutukoy po nito mga tol si Eric Morales dahil dalawang beses na silang naglaban. Sa unang laban nila panalo si Danny Garcia via unanimous decision. Pero nagkaroon pa sila ng pangalawang laban. Dito na tinapos ni Danny Garcia si Eric Morales pagdating sa 4th round. Kaya naman pinagmamalaki nito na legendary killer daw siya. Pero laos naman na po si Eric Morales noon. Nasa 36 na ang edad nang makalaban niya si Danny Garcia, kaya naman pabor kay Danny Garcia ang laban. Isa pang legend na nakalaban niya si Zab Judah, tinalo din niya ito via unanimous decision. Magiging pabor daw kay Danny Garcia ang estilo ni Errol Spence Jr. mga tol, dahil madalas nakatayo lang daw ito sa harap ng kalaban, kaya mas madali daw kay Danny Garcia ang magpatama kay Errol Spence Jr. Hindi na siya mahirapan dahil kulang sa galawan. Sabi naman ni Danny Garcia kay Pacman mga tol, ang pagiging counter-punching daw niya ang magbibigay kay Manny Pacquiao ng problema dahil aggressive si Pacman kung lumalaban. Lahat naman ng sinasabi ni Danny Garcia may katotohanan. Magiging maganda ang estilo niya kontra kay Errol Spence Jr. Pero big puncher po si Errol Spence kaya hindi rin madaling makalaban. Pagdating naman kay Pacman mga tol, ibang usapan na po yun. Dahil hindi niya pwedeng itulad kay Eric Morales ang laban niya kay Pacman. Kung si Danny Garcia po ay isang legend killer, si Manny Pacquiao naman ay isang legendary na pumapatay ng legend killer. Magaling naman talaga ang counter ability ni Danny Garcia, pero hindi po siya volume puncher. Ibig sabihin po nakadepende ang style niya sa magiging atake ng kalaban. Kung baga beat your opponent with their own style. Kaya hindi maging madali kay Danny Garcia kung si Pacman ang makakalaban. Dahil si Pacman po ay mayroong defensive strategy sa kanyang sariling opensa, kaya alam niya kung saan siya pwedeng i-counter ng kalaban. Sa sobrang dami po ng laban ni Pacman mga tol, alam na niya kung ano ang kanyang kahinaan sa laban. Pero sigurado magiging maganda ang laban ni Danny Garcia kay Pacman dahil pumapalag talaga ito sa laban. Kaya din ni Danny Garcia tumanggap ng solid na banat. Matigas din ang panga nito yari sa bakal. Pero tignan natin mga tol kung uubra ang tigas niya kapag maso na ang tatama. May edad na rin po si Pacman mga tol pero hindi po makitaan na pang matanda ang kilos at style niya sa laban. Ang nanghina lang po kay Pacman ang kanyang stamina sa laban. Hindi na po tulad dati na umuusok pa ang kanyang kamao hanggang matapos ang sukdulang 12 rounds. May darating po na laban si Danny Garcia sa January 25 kontra kay Ivan Redcock. Pero naghahamon na agad si Danny Garcia sa iba. Parang sigurado na siya na kaya niyang patumbahin si Ivan Redcock sa January 25. Kahit mahina lang ang kalaban niya mga tol, may kamay din yan. Baka ma-upset bigla matulad kay Zolani Tete. Pinangarap niya agad makalaban si Naoya Inoue pero winakasan naman agad ni John Rel Casimero. Kaya kailangan manalo muna si Danny Garcia sa laban niya bago sabihin na dangerous siya makalaban. Hanggang dito na lang muna ang ating ulat mga tol. Maraming salamat po hanggang sa muli, Boy Bakal.